meron pong hindi nakaka-relate para nandito nga, paano kaya kinost yun? Paano kaya nakuha yung cost yun? Sa costing naman po. For example, package price shortening. Ang taas nga po ng cost, 79.55. Ngayon, paano po natin ito nakuha yung 59.66? 79.55, i-divide po natin sa 1,000 grams or 1 kilo times 750 grams based on yung consumption or usage, ito po yung lalabas. The rest of the product or the rest of the raw mat, ganun po ang computation. Except ang pagbaya kasi na itanong ni sir sa akin, medyo na-confuse kahapon. 9750, kasi po ang yeast, di po ba 500 grams siya? No? Ngayon, nakalagay dito cost per kilogram. 97.50, i-divide lang po natin sa 500 grams. Times sa 175 grams equals 34.5. Klaro po? Ito kasi, ito kaya ito kasi, ito ang kilograms kasi ito. Kasi may ingredient, kukunti yan. Kaya ganoon grams yan. Actually ito, cost per gram dapat yan. Hindi cost per kilo yan. Hindi yung kanina sa divide mo ito. Hindi na eh. Kinumpart na sa graph dato eh. Kumpart na lang po ito. Hindi yung sinabi, divide by 1,000. Actually, nakumpart na lang ito eh. Ito kinumpart na sa kilos, di ba? 25 kilo, kinumpart sa 1,000. Times 1,000, graph, kaya kumpart na lang yan. Actually, hindi kilo yan po nagkamali. Cost per grams. Kasi pasyado sa cost kasi per kilo eh. Apo. Cost per kilo kasi nag-cost per kilo. Actually ito, kasi ang sinag cost per kilo lang. Kasi ito, nag-per kilo ang cost ito. Nag-per kilo yun eh. Di ba? Tama niyo po? Ang yeast, 37.50 per kilo. Per kilo, di ba? Pero pag tinayin mo po yan, babagsak din po yan sa gramo na. Kasi naka-convert na po ito eh. Naka-convert sa gramo. Kaya wala ang problema po yun. Okay, everybody. Ako face. Cooking na tayo. Ako face, everybody. Doon na tayo sa nga nagpupuha na. Pag-inari mga dagalangin, di ba? Ito sa mga yung ito. Next. Water. Ito yung patakse, 54. Now, ika-challenge ko sa rinig ko namin. Yung 54, hindi ako kontento. Tutungan ako ng 2%, pero una natin 54. Pagkabili ko ng 2%, mga may pagmasa, ihalo ko ba yung 2 na pangiging 56 yan. Tanong, buwasan na nabay, at i-suspense. Okay? 54% ka rin, naano ta, 540. Hindi, mga may pagmasa, turn mo ang 2 na 56. Magkano 56? 560. 560, lay mo, 560. Hindi, 54. Topic class 560. Ito yung kanina sabi ko 54. Ngayon, ito yung dagdag na 20 gram, 56%. Parang klaro ba? Okay, next. Sugar, 20%. Now, makita mo yung formulation, wala yung corn sugar. Nga naman, sir, yan ito gusto ko yung... Ayaw mo ba ma-confuse mo ba? Na, ano ko ako yung motor na Nikon sugar? At ang tanong ko, sir, talaga ilagay na yan talaga, shorter yan sa bata. The core sugar is another good product, but today, motor natin siya shorter. Because after that, yung mga ato mga access people, yung motor naman yung core sugar. Okay? Ilan grams? 20 grams? Okay, core sugar, 20 grams. Salt, 10 grams. Okay, halo. Yung 20 grams, di ganda mo na yung 560. So, what does it mean? 56%.
Kanina, yung 54%, happy na tayo sa kita. Ngayon, 56%. Ano? Bawal ka ang masin. Let's see. O mabuhat din natin. Okay? Next, lahat po yung ano, ang next po, kaya na lang yung years at saka short time. Dito sa ano, proper years, at dito sa far. Okay, now, kano din yung mag-years grade? Ha? Kano naman din yung? Ngayon is, 2:20, patatapos na mga 2:20. Dapat 4:30, nasa open na. Dito po. So, kanta niyo oras na. Ito yung 56%. Wala ba sa ka? Ha? Bumaba, lakas na yun. Kasi ikaw naman po lakas na. Atong, ano lang, ikaw ba? Kaya buto ba yun? Kaya rin? Kaya rin? Sabi ni Lala, Lam, ako short today, bahal ba na, Lam? Sabi niya, ay, ito na ako. Tapos, tutog na kayan. Ano sa mga spin? Ito bahal ba na? Ay, ito lang nga mga kayo. Ano na? Ano na? Karon, punta na siya. Ano ba na yung short today? Bahayo kayo? Agad na sa? Sa actual bakery po, nakikita niya, yan, pansyahan niya, si Basbasa niya. Now, okay lang, ang tanong ko lang yan, precaution. Maglagay ka ng kota. Pag sila pong 85 pieces, ang huling niya 85 pieces, hindi ka pwede na din maglagay ng kota. Kasi, ganito, di ba? Ay, mabaga yun eh. Sa actual, paspas man, di ba? Diba? Now, anong klase ito yung baga na ginagawa sa ano? Sa akta ko, yung sa actor curation. Kaya natin baga o yung tayo natin baga? Analog. Ay, diba? Gawa ka yung, ano, sa yung balansi, diba? Yun ang sakto. Pagdating sa production, dapat natin baga yung nagbabalansi. Ilagay mo yung reality browser eh. Pag nagtagawa siya, pag nagkita ko, nagtataw-taw, nagpaparapay na. Kasi ito, buhay mag, hindi nga naman. Ito yung balansi, mas mo doon, diba ito? No? Kaya yung mga tagiya, ay lang sugo, pagsugod din mga maker, daw na ito ang timbangan tayo. Sa sales group ng ano, mga ako sales group. Sa baker, ako na tabang, dili sa pilit sa kapag. Sa production, mabilis yan. Lain short din ba? Mabukit na sa kamot. Ito, paspas na po, ito. Paso. 4:30 dapat i-open na. Okay? So, hindi ka sa atong program. Kaya kataka sa atong program. Okay, sir. Papakilala ko sa mga magiging ko, mga chef. Papakilala ko rin. Chef Cardinal Tagoy. Bingo, Bingo. Okay. Ito naman. Chef Renemo. From Bohol. Oh, si Anthony, ya. Masa-masa kita dalam. Ini juga mau cari kaya.
haba mo sobra? Hindi. Di ba? I-share na lang namin para pagdating sa bahay, you can try it. Okay? So ito, bakit oyster siya sa pinili ko? Oyster pa lang, kompleto na siya. Hindi mo lang kailangan sa home. But definitely, syempre, pag nagalay ka din sa home talaga, mas masarap siya talaga. Di ba? Yung iba naglalagay ng ipon, ng laman loob ng manok, ng liver, para masarap siya. But we were able to prove to you kanina na siguro hindi man 100% na nasihan doon sa noodles. Kasi hindi naman lahat kumakain ng noodles, no? Na-satisfy naman po sila. Isa niya happy, tapos kamay. Wala, happy. Na-corner po sila eh. Hindi sila kumuha ng pansit. Dahil ano na daw, sumang-sumuha na daw sila sa pansit. Araw-araw, yun daw ang kinakain nila. Kasi kung mahalitin pa muna yung oyster, hindi yung pansit. Sabi ko. Anyway, ang barkahipon ko, yun ang ginagamit ko pang paalat. No? Ito yun. Ito yung counterpart ng nagtato puti. Sila silver swan, sila ang sa text puti. But definitely, sa speak ko lang po yung akin. Mas masabi sa amin. So, lalagyan natin ng ano, ng oil. And then yung fried rice natin. Yung fried rice natin, ang ginamit ko yung light soy. Okay, yung mga hindi nakarinig kanina, yung bagong dating lang, ang light soy is beans, kaya tinawag na light soy. Hindi ito fish, no? Hindi siya malansa. Okay, sa mercado, ano light soy sa mercado? Na yung nakilala ng light soy? Kikoman. Kikoman is light soy. More than that, yan. Kaya ito rin ang ginawa, light soy. Kaya pag nagluto ka na ginawa, yung corner, yung mga dark light soy na siya. Now, kung tayo pangakaiba ng soy sauce at saka ng oyster. Ang oyster, standalone, ang tapos na rin. Kahit na iba na, yung wala sa ho, yung pansit na rin. Pag soy sauce, hindi rin pwede standalone. Dapat maglagay ka na sa ho. Dahil hindi man, hindi ko na sa parante. So hindi kayo mag-ira. So you have to put some ano ang nilalagay natin ma'am? Magic sarap? Ano ba? Nilagay nyo yung benzene, ano ba? Ginisa mix. Ha? Ano mix? Ginisa mix? Yeah. That is the problem ng soy sauce. You have to put a lot of those ingredients para basta kung yung dili, yung natural, mulaga kang manok. Diba? Tapos kinubukasan, sabi yan dyan. But that is very tedious. Ibig sabi mo, matahabang proseso. Being in business, hindi nyo kaya mag-conclude din ako kasi matagal eh. So, mapipilit na ito lang, mix. Karoon ba, among challenge sa'yo, without mix, ito lang ba yun na. Natural, all natural. So, ang ginawa ko, sinutay ko maling ka, anong patis? No? Sinutay niya, ganoon namin yung ano, yung pangunan. No? Ito tayo po sa makakaral. Okay, minsan di ba pag nagluto tayo, maitim na yung halimbawa adobo, tapos hindi pa siya maalat. Kasi buhato niyo kung taga-toyo po o ano, ito ang pwede mo ikansan. Kasi wala itong kulay, hindi siya itim. So you just have na yung inaanto mong desire na alat, pwede mo siya ikansan. So pwede din siya pang emergency na, na itong na yung ibutan, kasi ito toyo ba, ito mo pang alat ba? Ito ang ang kikoman, mag-aarap na siya, pero yung sweet ng beans, di ba? Kasi yung kikoman, mag-iiro, tapis-tapis, wala siya, parang naging bro, may tapis na beans. And then, ang oyster ko, hindi lang siya pang poultice, pwede siya pang fried rice, pwede siya pang barbecue, pwede siya pang kalong, pwede rin pang pakipanala. Pasa-pasa yun. Hindi na pa-breakfast na yun.
Ipahawak mo na tayo sa basa nito. Bigay mo sa kanila sila ng... Okay, dito tulad sabi ko kanyang oyster na, pwede siya sa siopaw, pwede siya sa barbecue, gano'n din ang oyster sauce. So, maglatag-lat ang combination ng pwede rin. Kanina yung kinain yung spare ribs, oyster sauce yun. Yung kinamin. Junas. Ano yung spare ribs sa Bisaya? Naka-spare ribs ka ba? Natin ako yung spare ribs? Yung po. Ha? Naulog sa spare ribs, tawag kayo na spare ribs. Overnight, then the next day you can fry it or
grill ninyo. So, yung kinain nyo kanina, naka-fry nun. Pwede rin siya i-bake. Pwede rin siya i-bake. Kaya lang, ang food kasi, nagda-dry ang meat, no? So, you have to brush up the oil, plus yung natirang sauce lang. Definitely you can bake it. Kahapon kasi may lumapit na tanong, sabi niya pwede lang pang toppings. Oo, kasi mapuportion mo na siya eh. No, ipabalot mo na siya, nakamarinate na. Pag may nag-order, ipapry mo na siya, isa-serve mo na siya sa topping. And serve as toppings. So, nakamontrol ka rin yun. Sa catering naman, naka-ano rin kasi nakaportion kasi ipabalot mo rin ng 5 kilo na rin. The next step ang panahon, ipilito mo lang, pinarin isa-serve mo rin. As easy as that. You can even sell the product as is na hindi pa luto, na as raw. Yung mga mami na o mga nanay, mga sika na walang course mas luto, you can sell the product as is, then you just teach them how to dipipito lang nila. Kulang na siya. So, may mga customer na lang sa Manila na ganun ang ginagawa, may binamarinate nila. And then, pag may nag-order, pinipitan na lang kasi wala siya ang pagpa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 pagp
sa mga sales team natin. At ilan eh? Sa sales team natin, ilan na tuturuan sa Pilipinas, sa Davao? Dagan, kumote. Dagan na lang. Kaya yung ating mga po sa Tabeta. Patunduhan nyo na yung patunduhan, magiging ang pagka, magka. Sundin ni Jaime, Mr. Tamamiha. Baka magubato yung mantika, hindi kayo yung gayaran ko. Hindi mo, gawas na yan. Patahin mo na yung turon, na yung pants. Nasa kihante sa ako, gayaran ko. Huwag umuti daw, siyan yung mga. Pagkaon niya, naibalikan ito, ibalikan ko sa alam ko yun. After the day, order siya to do. After one week, pagkakon. Turon lang yung daya. Kasi, ang costo naman, sulti ba? Kung saan ang costo naman, nalamiya, mas nalamiya. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Okay. Start na tayo. Ganyan na lang. Yung rubber, talagay yung ati na sagi, kronis ang tawag nito, di ba? Kung makinis na nagsaserve yung kronis, di ba? At ilon, gagamit na tayo ng watch, langka, watch, imbes na fresh na lang tayo. Alam natin lahat na napakamahal ng langka, fresh, seasonal pan. No? Unless kung may plantation kayo ng langka, less na best kayo. Katulad sa kasunod pa meron siya plantation ng langka. Yun yan na isusupit ninyo. And then, i-wrap nyo lang siya para look at ano, yung location mo. Ayan. Ganyan na siya. And then, sa mga elegant na mga first class mga kapatid, ang ginagawa nila, pag when they fry, they put the sesame seeds, and then ginagawin sa side. Parang naman sa siya tingnan. At saka na ano, pwede kasi ito, yung next service mas mga restaurant na may plato, may plato, tapos meron pa rin sa masigil pa rin ng mga pero kung ano na sa palengkos, yun na ako na siya. Okay. For the sake na para lang may ipiprito ko to, and then ipapakita namin sa inyo kung paano i-garnish. Ngayon, ang presentation na napakahalaga po, yung mga amin kung magkano mo itibenta. Siguro ganito lang, sabi natin, 5 piso, no? But when you garnish it, pwede ito pag 25 pesos na. Kasi ang tatala na sa election. Yan, yan sa lugar. Ito, kasi, yung sa lugar. Ito, kasi, may restaurant na ako. Ay, matika pala. Okay, we are selling deep frying pan. Deep fry pa ta. Ang deep fry pa kasi, ang advantage nyo is that ang degrees, ang hihit ng deep fry pa is nasa 180 degrees. And unlike sa other mga ordinary oil, hindi niya kakayanin ng 180 degrees. So, ano nangyayari pa lang dito kayo ng manok, kahit ito, nagiging saggy siya because nag-absorb siya ng oil. So, we are also selling that deep fry pa. So, gagamitin natin dati ang deep fry pa dito to show you na mas crispier ang finished product kasi hindi ka siya nagsisipsip ng maraming mantika. At saka, ang mantika na deep fry pa hindi natatapon. Kapag naubos siya, natagdagan nyo lang ang natatapon. Kasi hindi katulad sa mga yung ginagamit yung standard na mantika, kapag may hindi na itatapon nyo na kasi may hindi na eh. No? Ito hindi. Tumitumin nyo natagamit siya. Yung sinasabi ni Sir Kalina, mahal nga, mahal nga ang per kilo, pero ang isip ni parte, yung usage, ano yung kalalabasan ng kanilang kulit nyo, yun ang mahalaga. Ang deep fry pan natin is para siyang buriko, no? So, solidify siya. Yan ang sitsura ng deep fry pan natin. Ito yung ginagamit ng mga lidig yung mga ng mga chicken, yung mga KFC, sa donut, sa donut. Ito na lang. Ang sinasabi ko yung karakteristik lang na nagsasolidify siya lang. Kasi yun ang alam niya na nagsasolidify. Pero this is different from yung culinary short. Hindi mo pwede sa ito na rin.
So dapat mo mag-invest kayo yung temperature para ma-check niyo po ang temperature ng mantika bago niyo ilulubog ang pagkain. And then i-check niyo rin yan kung ilang minuto yan na maluluto ang manok, patay-patay na. So meron tayong nabibili na deep frying pan. Doon ilulubog ang manok, french fries, donut, anything fries. Patay-patay juicy ang kalalakasan ng chicken or pork chop or whatever. Lalo naman tayo mga meter, diba? Malaking tulong po. Malaki ang tipitin nyo dyan. Yung tipit po, per kilo naman siya, pero yung tayo parating, alam nyo na yung usage. So, doon tayo titingin. Wala na sa tapon. At saka importante, ang barang ng masarap. Malaki po siya. Ito mo kayo, di ba, kung kulor siya, katalasan, naturally, nalagay na kaya. Hindi yan ang basis ng paglagay ng pagkain. Ang basis ba, ito mo kayo, 170. Ang 170 yung nakapagay sa akin. Ito yung bibili na ninyo. Anyway, yun ang tibosyo naman ninyo, kung may mispura lang yan eh, para ma-check nyo lang temperature ng pantika pa kung ilulubo ng manok. And then, siguro for the first time, mag ninyo pala subukan, i-check nyo ngayon from time to time kung luto kay manok. So, once makukuha nyo yan eh, sa unang luto, 15 minutes luto ng manok ko. So, ganun at ganun proseso na gagawin nyo kayo naglulubo ka ng manok. Pag nahawin ninyo, check nyo ulit, lubog, 15 minutes luto yan. Pare-pare luto yan ang manok na ang kulay niya, ang juiciness niya, nandiyan lahat. Ano klase thermometer bibili niyo? Yung papatal? Pakita natin sa ipapaikot namin. Yung papatal sa salamin o putaw? Putaw ang hindi yung salamin. Steel. Yung stainless? Kasi pag salamin yan, nabasag niya yan. Delikado sa pagkain. Yung dapat din yung stainless. Hindi rin pwede yung plastic. Napatunaw. Huwag kayong bibili ng mercury. Pero kung gusto nyo high-tech, yung kin, parin ba? Pusin-pusin naman na rana. Hindi ba din? Pahala. Ito na kita may parin na maranta rin na temperature. Ito man, pahala ko. Kinakabas na ako. Kaya na? Pakita mo sa kanila yung temperature mo. Sa inulog na. Pakit tayo man ng aso, ibig sabihin, kuba na yung mantika mo. Pag aso pala, moisture pala yan. At ako, hindi ka, pag nakaso puti, ang ibig sabihin, moisture, yung tubig. Yung tubig ba? Nag-evaporate siya. Nag-evaporate. Kano puti, may tubig ba? Pero pakit tayo man ng aso, mantika na to. Kuba na yan. Pag nakaso, nag-aso yung mantika mo, huwag yung nag-aibig niya. Tatapin niya. Kasi pag tinuloy niya yan, ang pagkawin niya, kumakain niya. Tama din. Ha? Yan ang kaso na kita po. Habang puti, that's all evaporation. Now, ang tanong nyo, ano ang aso na kanina at ng mantika? Ang mantika, meron sa ilang percent na tubig na kapot. Ibig sabihin, ang mantika, 99.9% tubig. Meron pa rin sa bahagi ng portion na 99.9% mantika. Meron sa 0.9% na ilang pa rin na tubig na tapos na trap. Kaya habang tumataas yung temperature, 170, hindi niya na ang tubig, i-release na yun. Yun ang nakita na ng puti. Okay. At ipapakita natin ngayon kung paano i-varnish ang to, di ba? Simple lang siya. 5 piso. Okay. Ipapakita nyo ngayon. Pwede pa. Palamigin muna natin. Habang pinapalamig natin, punta tayo sa pastigas para hindi masayang oras, no? Okay. Pero sa mga hindi ka tinatanggal ko kasi ang pastigas natin, pwede rin siya i-fry. So, sa Manila, maganda ang fried pastigas. No? Ano difference ang fried pastigas? Pag-fry mo. May iba din eh. Ano kaya ang lasa ng pina-fry ang pagkita? Ito kasi na, di-fry. Di-fry. Ang lasa niya, tagungkong na magulat nila. Iba yung lasa. Ito, kumumpa to. Kapag na-fry siya,
medyo may nakumpong siya na chewy. Tapos nagka-caramelize yung sugar, mababaw siya yung sunod-sunod ng mga, mababaw siya, masarap siya pag kinain mo. Now we always, why are we doing this? Kano ang iiwan ang pagkakit? Ako pa rin, yung dulo ba, para live good program, para ma, kaya, pag ganito na ganito, makuna ba yung kukosto na ganito, makain ka, balance, para kukosto mo, ay mag, Now, we always experiment na ma-share namin yung bagong product na alam namin na makakatulong. One is to one to, ah. Talaga, ah. One part ng itong pastry na powder, same powder. One part also ng pads. Any pads will do. So, ang ginamit natin ngayon is pandan. Yung fudges natin, marami siyang mapagagamitan. Ngayon, pinapakita namin na pwede siya dito sa pastillas at saka sa coronel. Later, ipapakita naman namin sa bread, sa icing. So, this is 100 grams. So, 100 grams din dapat ang fudge. You can use a blender or you can use manual. Okay lang. Okay lang. So ngayon, ipapatanin kamay lang ka. Kung nakatid dito, nakita nyo kung ginamit yung paddle. Malalaman nyo na that is 10 grams, 5 grams, 20 grams, no? Depende kung paano ibibenta. Sa isang supot, 15 pieces, 4 pieces. So kayo na bahala magtanong. Mag-fall. In fact, pastillas can be used also yung may magiging tayo na yung pangdurmahan na may flower, leaves. You can use that also. Parang fondant. Parang fondant. Fondant na di Laura Dawson. So, ipapatikin niya sa inyo. May nasa pandan. Green siya, nasa kakao. Tama-tama siya kung nakalita. Dilit na, maganda na ako. Ilan days? Okay, guys, sa magkakot nyo. Ah, okay. Hindi siya nasisira sa mama. Hindi siya manalo na ako for a month. Kaya lang, mag-try man siya, mag-tigas niya siya. Dispose mo na. Ipa-ipaban mo ng cellophane. Lalo na Christmas, ha? Pasko ka rin, ha? Pwede nyo pang regalo, pang benta. May asin daw. Asin? Asin. Okay, after this, tutok natin sa polvoron. May pre-mix polvoron din kami. No? Ang polvoron natin, you don't have to cook anymore. So, that is akot. Walang kawali, walang ka, wala ta na. Isi-shake mo na lang ang tumahan na ang video. As Elfane, pagdating nyo ay nag-inyong box, i-design nyo, i-benta nyo na. Okay, gusto mo marami sa table, nagyo mo na lang. Kung pwede siya free, pop rice, GP. Sa inyo yung LGB, pwede daw pag-iuro lang sa sakyan ng dayaan. Huwag ba mag-stress? LGB, plate number, LGB, paging LGB. Nahihirap na katay. Mercedes? Ikaw na lang ito pa sa Okay, marami na kayo ngayon ang produkto ay i-offer sa Christmas. No? Makapagbibali ninyo. Magpapakilala kayo. Magbibigay mo na kayo pagkikin as a gift. At then later, pagkikin ang gift sa Christmas ay ito. O, ano yung sasya? So, kaya na yung gift. Ano ba yung mga hindi sabihin nila sa labas ng siya? Ano ba yung pasya? Ang lagay niyo sa register. Then may 20 for the auto show.